Friends and Friendship. Nandito na naman uli ako at today is Monday dito sa US. It's what day kaya dito ngayon? Nakakalimutan ko na ang date. It's 13th of the month of September. So malapit ang birth ng anak ring si Chanel, 6 sa 16. At yung anak kong si Jarrell sa 28. Maraming nabibirthday sa mga anak ko itong month of September. Ngayon mag-aalmusal pa lang kami si Abby tapos ng kumain. Ito ang almusal namin na i-prepare ko mga Friends and Friendship. Nag-adobo ako ng maaga pa. At nagsangag ako ng dilis. Binili ko yung dilis na yan noong last day pa sa Oriental Store. Pero hindi masyadong masarap. Iba yung sa atin ang dilis. At ito yung chicken from Jollibee na dala ni JR. At meron pang spaghetti. Ito ang dala niya. At ito pa, nag-toast ako ng bread with star margarine. At ito yung panghimagas pag nagkaroon ng aftertaste ang dilis, pwede mong hugasan nitong orange. So, kain na tayo mga Friends and Friendship. At ngayon kami lang dito dahil wala rito si Chanel at ang asawa, nandoon umalis sila, nag-out of town. Kaya kami lang dito. So, we say hi to my Friends and Friendship. Okay, talk to my friends and friendship. What are you doing? Making Spanish bread and it's a candy. I'm pretending that you're making a Spanish bread. And I'm making Spanish bread. Oh, yeah. Okay. When is your school? Tomorrow. So tomorrow is your school. Who is your teacher? Miss Dana. Miss Dana, you know how to pray there? Uh-huh. How do you pray? Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Very good, Zoe. So what are you doing in your toys? You have a lot of mess. What they're, is that? They're eating. Oh, and after they're done, they can see the Play-Doh abandoned bread eating. Oh, they are eating Spanish bread. And what all of this? That's a tool for me to decorate this. Oh, show to my friends and friendship that you need to you will become a dentist, right? Yeah, earlier I was a dentist, but now I'm a cooker. Oh, you're a cooker now. And then those are, what is that? These are the tools for me to decorate the pan bread. Okay, why did you shower early in the morning? Because I got dirty outside. Yeah, so don't get dirty outside, huh? Okay. Because you get sick if, you know, it's dirty outside. Okay. You know, the sun is not good. You're gonna have a sick point, okay? Okay. So you want to go to the Philippines? Yeah. Who will we gonna play there in the Philippines? Kai Kai. Oh, say hi to Kai Kai. Kai Kai Kai. Okay, with Kai Kai, I'm playing this to Kai Kai. Eh, nanonood kasi siya ng TV at kami lang nandito nagluto. Ang almusal kasi namin mga Friends and Friendship is in the regular. Kung anong oras lang kami magigising, doon kami kakain. Para ngayon, katulad ganyan, it's 11:30. Aalis ngayon si Papa Judy at si JR at papasok si JR on call ng 2:30. Si Papa magda-drop sa kanya, antayin lang yan si JR. Antay niya doon hanggang sa lumabas. Well, biruin mo my Friends and Friendship. Wala pang 1 month ang aming fast track na na-load ko sa aking account sa fast track. 125. Wala pang mga 1 month naman siguro na. Mga 1 month, 125 fast track ng buy to me ng $6 pag isa ka lang na nagbabiyahe papuntang Baleo or dalawa. Dahil ang carpool kasi is 3 or more. Kaya,
minsan nagbabayad kami ng $3 kung tatlo kami sa car kasama si Zoe. Pero napapagod ako kasi sa kaka balik-balik sa Balejo. My friend and friendship, ay hindi ako sasama dahil may nagtatrabaho kasi dito. Yung aming doorbell ay hindi malakas ang sound. Kaya pinapuntaan dito ng sinaservisan dito ng technician. Ngayon lang ako nakakain dahil busy din ako pagising sa umaga. Dami kong mga ginagawa. Hindi pa ako nagkape. Yung adobo ang sarap. Inadobo ko yung kaninang umaga para makakain din si Jarrell pag alis. Ganito lang kasi ang aming buhay dito. Dito sa umaga. Hindi kami nakakain ng kanin sa umaga. Ngayon lang dahil may dilis. At total alas 11:30 na. Bali, tanghalian na siya. At mamaya na naman ito ang gagawa ko mamaya ng bread pudding dahil madami kong tirang tinapay na hindi naubos. Sayang naman pati patapon. Kaya gagawin kong bread pudding. At mamaya dalawa lang kami ni tatlo ang maiiwan dito sa bahay. Kaya papasok si Jarrell, papasok si JR, ala si Papa, ay kami lang ni Mikkel at saka ni Zoe. Ngayon lang, buhay sa Amerika, my friends and friendship. Kakain pag ulat na kakain. Sawa naman ang Diyos, hindi naman namin hinaharap ang pagkain. At mura lang naman ang mga pagkain nito pag binibili mo. May $20 ka na eh. Makakain ka na ng maayos. Itong chicken, Jollibee din ito noong yesterday pero pinirito ko ulit. Dahil yung bang sagi na siya. Namimiss na talaga namin ang life sa Pilipinas. Sana mawala na ang quarantine. Makauwi na kami. Sino ang kakain ng Jollibee? Kakain ka ng Jollibee? Spaghetti? Hindi ako. Wala nang kakain mga friends and friendship ng Jollibee na to. Kasi ako itatapong ko naman to o bibigay natin sa aso? Makain ng Jollibee ang dog? Swerte naman ng aso namin, mga friends and friendship. Ito, Jollibee ang kakainin. Malutong. Niluto ko ng malutong. Papa, your phone! This phone! What? Aro's phone, be. Okay. Get that phone. Oh, tapos yung kumain ito. Magre-reload ako ng mga gamot ko. Oh, si Bam. Yeah. Yeah, ito ang the best na panghimagas sa ngipin. Bilhin mo kagabi din, nakatulog ako. Ewan ko ba, naglinis ako ng mukha ko, yung pinunasan ko lang, binawipes ko lang ng aking facial wipes. Hindi ako nakatoothbrush, nandito pa ang kustiso sa ngipin ko. My God, nung magising ako kanina. Oh my God! Talagang siguro sa pagod na. Papa, what they're building? You want some orange? What they're building? House. Is they're building a house. A house? When you are going to the Philippines, there are a lot of house like that. It's a kobo-kobo. Eh. Tapos na akong kumain. Magre-reload ako ng aking mga gamot. Ayaw nilalagyan ko ng aking gamot.
meron akong nilalagyan para matatandaan ko araw-araw po. Ang mga gamot ko, mga friends and friendship is ito, may metformin ako pero control ko ang sugar. Pero pinamimintinay lang sa akin ng mga doctor para hindi daw kumasa sugar dahil hindi kami dito, mga friends and friendship, pinapawisan sa Amerika at walang control sa pagkain-kain lang ng kain. Kaya dinidiet ko yung rice. Kaya kahina kami dito kumain ng rice. Hindi kami madami kumain ng rice. Dahil in time na magla-lunch ka na, wala ka ng ganang kumain. Dahil kung ano-ano naman ang mga kinakain kasi. Itong mga gamot na ito, akala nyo ang dami lang. Meron akong gamot sa allergy. Yun ang kama. At talagang parata akong grabe sa allergy. Dalawang gamot ko sa allergy dahil matindi talaga ang allergy ko. Allergy ako sa pollen. Allergy ako sa hives, sa mga tanim, sa mga grasses. Allergy ako, may rhinitis ako. Kaya delikado ako sa COVID. Dahil kaunting ano lang, pag sinipon ako, yun, mabuti na lang nung magka-COVID ako, sa awa ng Diyos, hindi naman nagrabe. Nagiging one day lang ang symptom at wala na, pero nagpo-ubo-ubo ako. Yun ang ano. Kaya ito, may sa allergy talaga. Maintenance ko na itong allergy. At ito yung metformin ko. Mababa lang naman ang ano ng metformin ko. Is just only 500 milligram. Mababa lang naman. At mayroon akong amlodipine. Para saan ang amlodipine? Sa cholesterol? Sa high blood? Sa high blood ang amlodipine ko. Ang partner ng amlodipine is lucitan. Oh, what up? Bakit dalawa ang sa high blood? Lucitan at amlodipine. It's to protect your kidneys, amlodipine. If you are taking the high blood pressure medicine like Losartan, mababa lang ang mga milligram ng gamot ko. Dahil maintain ko naman maganda ang aking A1C nung kinuha na ko ng dugo next time. Kasi every 3 months, every 6 months dito, chine-check ang aming nagkakaroon ng blood ko at itin-check sa lab. At kung ano ang mga diferensya makikita mo doon, ginagamot ka agad. At kung kaya akin na perfect ko ang A1C ko. Lahat tapos, tinatawagan lang kami ng appointment like colonoscopy, every 10 years ang colonoscopy. Ako, sinicheck lang ako ng colonoscopy through my pupu. At dati, yung nilalagyan ng tubig at sinicheck ang stomach mo, every 10 years yun. Pero ginagawa lang ng doktor sa akin dahil inano lang sa pupo na chine-check kung may cancer sa yung mga yun dito. Accurate talaga ang mga check-up dito. Pap smear na hindi na ako pinapap smear dahil sa AIDS ko na. Pero nandoon pa rin akong minamamogram pa rin. Chine-check nila. So, lahat makikita. Kaya every 6 months, routine na yan. Kaya may schedule na naman kami for flu shot. Dahil September ngayon is flu season ha. At meron kaming third dose na ng booster ng COVID. Yun. Daya ito, mga friends and friendship, meron akong simbastatin. Simbastatin pa sa cholesterol that time is tumaas ang cholesterol ko, yung bad cholesterol, yung triglyceride. Kaya ito, ininom ko, pero normal na siya. So sabi ng doktor, ang mga ganyan, depende sa kinakain mo on and off. Kaya yun, hindi ito pinapalas. Pinamimintinay na lang sa akin, huwag itong bibitawan, sabi ni doktor. That's maintenance. At naka-aspirin ako. Kaya mga friends and friendship, tingnan may mga pasak-pasa ako. Konting bagay, nagkakaroon ako ng pasa, mababangga. Dahil nag-aaspirin talaga kami para hindi lalakot ang dugo at ma-stroke ko o mag-aneurysm. At mayroon din kaming oyster calcium. Mga friends and friendship, yun ang ginagamit namin dahil noon na-founder ako na medyo pa, may kaunti akong sa scoliosis. Yung bumabalik to ano, pero ngayon naging okay na, naging normal na, na okay naman yun. Dahil dito siguro mga 21 years na akong gumagamit ng oyster calcium. At nagbabitamins din ako para mabahaba naman ang buhay. Ang ano ko ng Centrum at saka yung vitamin C. Yun lang. Dahil hindi mo kasi masisigurado, mga friends and friends, yung kinakain mo dito. Lahat if hindi mo mapipigilan ang pagkain. Kaya after this, mga friends and friendship, ito, maghugas ako ng plates. Yun ang ginagawa ko. Yun ang araw-araw ko. Ginagawa, tapos na ako mag-laundry kahapon.
At ito mga friends and friendship, nilipat ko ang kaning namin. Ito oh, ay tumapat na siya. Talaga may green thumb talaga ako, tumapat na siya oh. Ayan, tabak-tabak na niya. At yun, yung poison plant. Ay, nako. Ang buhay naman. Hindi pa ako nakapagligpit mga friends and friendship ng aking higaan. Dami ko kasing ginagawa. Look. Oh my God, it's messy. Yan yung kwarto ko. Yan. Mga, ito ang mga, ano ko. Ito ang mga kakampi ko sa buhay. Tingnan ninyo ang maglolo. Tingnan ninyo sa labas. Uusap sila. Mama, you guys are going to Disneyland without me. No, I didn't go there. No, Papa's going. Oh, that's when you are not here in the world yet. You are still swimming in the tummy of your mommy. You're not born that time. Okay? Okay, lakad na kayo. Aalis na sila papuntang Balejo. May iwan dito kami. Ni Zoe. Ship na daw tayo ng merienda dahil marami kaming leftover na bread. Ay, gagawin kong bread pudding. Ang mga ingredients ko lang dito ay tatlong eggs at sugar na 1/2, butter na melted, at saka condensed milk at evaporated milk. Okay, tara gawa tayo. Pinkis ang kulay. Yung sa wala kang makikita ang puti-puti. Kasi pag binit mong maigi ang egg, umaalsa ang kulay mo. Ang ingredient naman na ito, wala ng mga flour. Ito lang, ulitin ko, bread na leftover, sugar na 1/2, at butter na 1/2, at condensed milk at evaporated. Dinadagdagan ko ang butter na mas marami, dahil pag maraming butter masarap, maraming gatas masarap. Nadepende sa inyo. Kung marami namang available kang gatas, dagdagan mo na, lalo na kung family ang kumakain. Marami ka namang available na butter, dagdagan mo pa para mas masarap. Depende sa timplada. Kung gusto niyong dagdagan ng sugar, ako tama na, dahil para makakain kami yung mag-asawa naman na hindi masyadong matamis. Dahil matamis naman ang condensed milk eh. Okay? Ito ang condensed milk. Evaporated
sugar. Sugar. Either white sugar or brown sugar. Ito mas kabag. Mas kaba, mas kabag. Alangang brown, alangang white. At ang butter. Magtitira lang ako ng konti para i-quiz ko sa pan na hindi dumikit. Hindi ko dinilagyan ng salt. Usually dinilagyan ng salt ng iba. Kung ang butter na ginagamit ay yung dito sa Amerika na unsalted, hindi ko nilalagyan dahil ang star margarine ay maalat na. Star margarine ang nilalagay ko. At ito yung breadcrumbs ko. Yung iba, hindi nila dinuduro. Nayan lang nilang buo-buo ang breadcrumbs. Ako dinuduro ko. Dagdagan ko ng kaunting sugar. Medyo matabang. Sa inyo nga ang timplada, mga friends and friendship. Kung gusto nyo matamis-tamis, dagdagan lang ninyo. Gusto nyo matabang, yun, bahala ka na. Sa inyo na ang discard. Di siguro kasya. Kuhat lang ng isa. Ito ko na lang tinalagay. Wala kasi yung paglipat namin, may brush ako para sa mga bate pag nag-grease ako sa mga pan, pero iwan ko muna saan isa, hindi ko makita, kaya ano-mano na lang. Pinipreheat ko ang oven ng 350.
kaya abangan na lang ninyo. Sa mga friends and friendship, luto na ang merienda ko. Mga 20 minutes naman siya ang pinaluto ko. Ayan na siya. Mainit pa kaya hindi pa pwede ko nga islice. Mamaya-maya pa itong mga friends and friendship at kakain ako ng merienda with coffee. O ng tubig para magtimpla ng coffee. Wala si Abby. Nasa Baleo, inantay si JR pumasok. Wala kung anong oras pa si JR dadating. Tsaka si Papa. Pinapa cool down ko lang itong ginawa kong bread pudding. Sarap ito mga friends and friendship. Mainit pa siya. Meat bread pudding. The bread pudding. And then after that, you're gonna make Spanish bread? At tomorrow, we're gonna make Spanish bread, promise, okay? Here. And here. Try ko. Ganda ng texture. Try natin. Subukan natin mga friends. Kung ano ang lasa. Yes? I fold it by myself. Oh my God, you know how? Because it's like this. Okay, very good. Ang sarap. Ang sarap, tama-tama lang. Tama sa timplada. Ang sarap mga friends. Ito o. Perfect. Perfect. Mahap sa kape. So, this is it for today my friends and friendship. It's already 5:14 in the evening. At magme-merienda na ako. So, don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Bulan Vlog. And of course, don't forget to press the notification bell to update you. Do it the like. And of course, share. Share my friends and friendship. And comment down below the box. Okay? Bye! Take care everyone and have a nice morning, evening, and everybody must enjoy life because life is too short. Enjoy no matter kung anong edad mo, dapat enjoy lang kayo. Bye!